Mas mahigpit na raw ang DTI o ang Department of Trade and Industry sa pagsusuri ng mga imported pati na rin ng mga locally made na bakal. Yan ay para matiyak na dekalidad ang gagamiting materyales sa mga bahay at gusali, lalo't madalas makaranas ang lindol o nang lindol ang Pilipinas. Ang tanong, bakit may mga nakalulusot pa rin substandard na bakal sa merkado? May report si Tina Panganiban Perez. Todo bantay sa pinare-renovate niyang tindahan si Arlene. Gusto raw kasi niya makasigurong ang mga gagamiting materyales, dekalidad, para matiyak nakakayanin nito ang pagyanig at iba pang sakuna. Pag ikaw nagpagawa ng mga building or anumang bahay na mga matataas na, dapat po yung mga matitibay na materyales po. Para iwas tayo sa mga sa disgrasya kung may mga sakuna na darating po. Dito sa Department of Science and Technology, sinusuri ang mga imported at local na bakal. Gamit ang Universal Testing Machine, tinitingnan kung gaano katibay ang isang bakal. Yung tension testing, hahatakin natin yung sample or yung rebar hanggang sa maputol. So ang kinukuha nating properties is yield strength, tensile strength, tsaka percent elongation. Pinabaloktot din ang mga tinetesting na bakal. Pag meron siyang cracks, inonote natin yun sa certificate. And yan po, may nakikita po kayo. Dito, wala naman siyang cracks. Gamit naman ang optical emission spectrometer, inaalam ang chemical composition ng bakal. Aside from physical testing, kailangan din ng chemical testing. So ito na yung yung burn part. So ito na yung tested part. Ang mga sinusuring produkto, hindi manufacturer, kundi mga taga Department of Trade and Industry ang random na pumipili. Inistriktuhan ho natin yung standard compliance lalo na sa bakal. Dati, pag nag-import ka ng bakal, let's say isang shipment yan, 5,000 metric tons, tatlong pirasong bakal lang ang tinetest out of that big shipment. Mahalagang matiyak ang kalidad ng mga bakal na binibenta sa merkado para walang mabiktima ng mga substandard na peligro ang pwedeng idulot, lalo na rito sa Pilipinas na madalas yanigin ng mga lindol. Pero kung ganyan na kahigpit ang patakaran, bakit may mga nahuhuli pa ang DTI na substandard o mahinang klase ng bakal? Pwede natin sabihin na nagpupuslit po ng mga uncertified na products. Yung substandard, pwedeng legit company, legitimate company, pero pwede po. Nagtitipid sa materials, pwedeng gano'n. Pwede naman, ma'am. Ang mga substandard na bakal, sinisira ng pamahalaan o binabalik sa pinanggalingang bansa. Nais din ng DTI na maghigpit sa kalidad ng iba pang construction materials. The DTI today would like to include, to study the inclusion nitong ganitong mga produkto, plywood, roofing materials, and of course glass. Kinonsulta na ng DTI ang mga maaapektuhan. Whether imported or local, kung substandard, nakakabenta ng mura, hindi pa safe yung consumer, papatayin niya pa yung mga legitimate na manufacturer. Kung ano man yung consumers, walang protection sa standards. Tina Panganiban Perez, GMA News.